Ayan, paano nga ba natin mako-convert yung ating GGives into real cash? So dapat meron tayong GCash pera outlet. So sa ating GCash, open muna natin yung ating application dito sa GCash. Ayan. Upon opening the application, so makikita mo dito yung amount. So upon opening the application, punta muna tayo dito sa View All Services. After View All Services, meron dyan nakalagay na Send, Pay, and Borrow. So ibaba mo lamang yan until mapunta ka dito sa Manage. Then click mo itong GCash Pera Outlet. So nag-loading ayan. So kung di ka pa nakapag-apply dito sa GCash Pera Outlet, ay ito yung malabas. Dito sa GCash Pera Outlet, pwede tayong mag-cash in, cash out, bayad bills, and padala. So ito yung mga benefits ng pagiging GPO or pagiging pagkakaroon ng GCash Pera Outlet. So since yung ating main purpose dito ay i-convert natin yung ating GCash into real cash, ay kailangan muna natin mag-apply as GPO. So paano nga ba mag-apply dito? So ito yung mga requirements kung paano tayo mag-apply as GPO. Dapat fully verified yung ating GCash account at meron tayong dapat tindahan. Ano yung mga dokumento kailangan dito? Dapat meron tayong barangay clearance. Barangay business permit, DTI registration, mayor's permit. At ipapasa natin ito, yung module, and kailangan mong ipasa ang iyong AMLA module. Kung check ka dito sa lahat, ay pwede ka na mag-apply dito para maging GPO. So once click mo yung apply now, ay meron ka mga fill up na form at dapat i-prepare mo na yung mga documents mo like barangay business permit, DTI registration, or mayor's permit. For example, wala kang tindahan kasi nga online seller ka. So ano yung dapat mong gawin? So another option dito ay pwede naman gamitin niyo yung ibang store. For example, meron ka kakilala na merong online store meron siyang store o tindahan, pwede ka makapag-feature doon katabi ng tindahan. So dapat makita yung mukha mo and of course yung tindahan. Next that ay pwede mo rin gamitin yung kanyang barangay business permit kung meron siya, DTI registration and mayor's permit. Pwede mo yung hiramin. Once ma-okay ka na at ma-fill up mo na lahat ng mga kailangan ng mga data at napasa mo na yung AMLA module, ay pwede ka na mag-apply, ay pwede nang once ma-open na yung iyong application, maghintay ka lamang ng message dito sa GCash kasi i-review pa nila yung inyong application. Kapag okay na yung GPO, ay ito yung lalabas na mga features. So ito na yung lalabas na features. GCash Pera Outlet at may mga services dito. Meron pa cash in, claim padala, pa cash out, send load, pay bills, at meron din dito ang gumawa ng QR. At meron ding dagdag pondo. So yung gagamitin natin dito para mapasok yung ating GGives dito ay itong dagdag pondo. Ayan, pwede ka nang mag-cash in mula sa iyong GCash wallet. So meron tayong mga amount dito na pwede i-cash in. 100 at yung maximum dito is 20,000. So kung meron kang offer na 30,000, yung pwede mo lang i-cash in dito ay 20,000. Once may napili ka na, click mo lang itong continue. At meron lalabas na ganito. So for example, meron tayong pinili na 20,000. Yung charge natin dito is 0.5%. ng amount ang ating idadagdag na pondo. So dito, 20,000 yung ating amount at yung charge natin is 100 pesos. At yung total na ating madi-deduct sa ating account is 20,100 pesos. So i-check natin yung mga details bago tayo mag-continue. Once okay na, click natin itong next at ito yung lalabas. Pay with GCash and pay with GGives. So dito mo na pwedeng gamitin ang iyong GGives. So kung meron kong amount na in-offer sa'yo ng GGives, dito yun siya lalabas. For example, meron tayong 30,000. So, check mo lang yung 30,000 kasi dyan siya madidida. Once okay na, click mo lang itong pay 20,100. So, after that, ito na yung lalabas. So, click mo lang, check mo lang kung saan mo siya gustong ibawas. Since GGives yung gusto natin, check natin itong GGives and see installment options. Ayan, dito natin makikita yung ating purchase amount, loan amount, and first due date kung kailan siya mag-due date. At ito natin, dito natin makikita yung ating installment plan. Meron siyang 6 months to pay and 12 months to pay. And 9 months to pay. 12 months and 9 months to pay.
So, nandito rin nakalagay yung interest rate. So, piliin mo lang dyan, either 12 months ka or 9 months. So, after that, tap mo itong proceed and please review and click mo itong check mong I agree to the disclosure statement. Once okay na. Ayan, at may option na dito sa baba na pay with GGibs. So, click mo lamang yan. So, ayan, successfully paid na yung ating amount dito. At meron na tayong monthly hulugan. So, nakalagay din yung monthly hulugan natin dito o yung ating monthly payment. So, ayan, kapag chinek mo siya ulit dito sa account mo, ayan, lalabas na siya yung amount na ating pinasok sa ating GCash Pera Outlet. So, ayan, napasok na nga siya dito sa ating GCash Pera Outlet. Next natin gagawin ay kailangan natin itong ma-cash out. To cash out it, click lamang natin itong pa-cash out. At ilalagay natin dyan yung ating GCash number at GCash name. After that is papasok yun sa ating wallet. For my next video, ipapakita ko sa inyo yung step-by-step procedure kung paano natin itong maka-cash out. Basta ngayon, nakita na natin at pinakita ko sa inyo na maaaring gamitin natin ang ating GCash Pera Outlet pang-convert ng ating GGibs na pera. So, para kung mapasok na ito sa ating GCash Wallet, eh pwede na natin itong ma-withdraw at magiging real cash na talaga. So, yun yung first step kung paano natin mako-convert yung ating GGibs into real cash gamit yung ating GCash Pera Outlet. Next step is, pangalawa nating step na pwedeng gamitin is gamitin natin yung ating GGibs pang-purchase ng ating mga groceries. For example, sa supermarket, so meron kayong gustong bilhin doon, so gamitin nyo yung GGibs nyo. So, paano nyo mako-convert into real cash? Pwede nyo rin siyang i-convert into real cash. So, kung ibibenta nyo yung binili nyo doon na mga groceries, diba? Mako-convert nyo siya in real cash. Pero, yun yung ating way doon. So, gamitin muna natin siya doon sa mga supermarket. Then, makukuha natin yung product, then ibibenta natin, then makukuha natin yung cash. Okay, and last step natin is, third is, pwede rin natin gamitin yung mga, meron mga traders dito na sinasabi natin, traders na magpapatrade yung ating GCash, yung ating GGibs, pwede natin i-convert into cash. Pero ang masama lamang po dito is, kailangan natin magbigay din ng mga interest doon kasi meron silang i-deduct doon. I-deduct na nila doon sa amount na ating ipa-convert. For example, meron tayong 20,000. So, doon pa lang sa 20,000, meron na silang kukunin doon. Aside pa doon sa interest na babayaran mo doon sa GCash mismo. So, para sa akin, hindi siya convenient at saka lipa na yung mga scammers ngayon. So, dapat pumili talaga kayo ng mga traders na legit na nag-trade. Pero kung ako sa inyo, kung gusto niyo talaga na mas madali yung inyong pag-payout o pag-cash out ng inyong pera dun sa inyong GGibs na legal talaga, gamitin niyo yung GCash Pera Outlet. Mahirap lang siya pero in the way kapag once naka-open ka na, madali na lang lahat. So, yun yung option natin. Kung wala kang tindahan, pwede mong gamitin yung tindahan ng kaibigan mo, pwede mong gamitin yung mga documents niya, wala namang problema niyo. So that's all for today. Nawa nakatulong sa inyo ang video nito. Kung meron kayong mga comments, suggestion, at mga katanungan, nandyan po yung ating comment section. Feel free to comment and to ask. Once again, this is Dat and thank you at abangan natin sa ating next video. Abangan ninyo ang ating next video. That's all for today. Thank you for watching.